tugtugin ang gitara at ang kaaya ay ang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkababag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya ay ang lira. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tinuturo sa atin ngayong araw ng ating pong Jesus Nazareno ang tunay na pananampalataya. Ang sa isang banda, may pagsusumikap at sa kabilang banda ay ang pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng Kanyang ninanais at inaasam para sa atin at nang matanggap ito ng malugod bilang bahagi ng ating mga buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punong kahoy. Noo'y kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilib ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig ng panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay."
Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan na ang asawa mong si Sara?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Nakikinig naman noon si Sara sa may pintuan sa kanyang likuran. Silang mag-asaway kapwa matanda na at hindi na dinaratnan si Sara. Napatawa ito ng lihim at ang wika, "Ngayon pa naman ako'y lantana at laos na ang aking asawa. Saka pa ba kami magkakaanak?" Bakit natawa si Sara at sinabi pang ngayong tumanda siya'y saka magkakaanak? Tanong ng Panginoon, "Mayroon bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, tumanggi si Sara at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at tagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Binusog niya mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang maulat ani-anumang mayayaman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Magsitayo na po ang lahat. Kristo, ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. "Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya." Sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay.
Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo sina Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo. Mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at do'y nakita niya ang binan nito. Nakahiga at inaapoy ang lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang sugat ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Gaano kalalim ang ating pananampalataya? Ang ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagtanggap sa presensya at biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung makikita natin, para bang may pagbabaliktad. No? Sa unang pagbasa, nakita natin si Abraham, tinawag, pinili ng Diyos, nasaksihan na at naranasan ang lahat ng katuparan ng pangako. Noong siya'y naglakbay, tinawag mula sa lupain ng Ur upang tanggapin ang ipinangakong lupain ng Israel. Subalit, nung siya'y pinangakuan ng isang anak, alam niyang wala sa mundo ng posibilidad yon. May edad na sila ni Sarah. Baog na. Wala nang pag-asang magkasupling. No? Subalit sinabi ng Panginoon, bagamat ganun ang mangyayari, magkakaroon ka pa rin ng anak. No? Nabunyag yung kawalan ng kanilang paniniwala nung natawa si Sarah. Kaya nga, nung napansin, nung bumisita sa kanila na natawa siya, para bang sinasabi, hindi ka ba naniniwala? Ito na ang Diyos, nangangako na. Pero sa mabuting balita, nakita natin ang kabaliktaran. May lumapit kay Jesus na kapitang Romano. No? Ibig sabihin, hindi Hudyo. Walang kamalayan sa kanyang pagiging Mesiyas. Siguro naririnig at nakikilala lang niya sa pamamagitan ng mga nagkukwento. Yung kwento ng mga tao sa kalye na meron daw nagpapagaling ng mga sakit. No? Desperado siyang mapagaling ang kanyang alipin. Kaya naman sa paglapit niya sa atin pong Jesus Nazareno, sabihin niyo lang po ang salita at iyon ay magaganap. Iyon ay mapapagaling na mangha ang ating mahal na puon sa kanyang pananampalataya. Hindi man kilalang kilala ang pagiging ang ating mahal na puon na bilang isang Mesiyas.
Pero iniasa niya, ipinagkatiwala niya ang imposible. Kung titignan po natin itong dalawang tauhang ito sa magkahiwalay na pagbasa, ay mga karanasan natin, no? Kasi sa isang banda, may mga bagay naman talaga na hindi mangyayari sa atin, no? Hindi aasenso ang buhay mo pagkatapos ng isang gabi. Pero na lamang siguro kung swerteng swerte ka, ano, at may itinaya ka, malaki yung ibinunga, na napakaliit ng probabilidad o ng posibilidad. O siguro mas malalim sa mga karanasan natin sa buhay, yung mga problema natin, hindi yan mawawala kinabukasan. Hindi yan maiaayos. Pero may mga bagay na pinagkakaloob ang Diyos. May mga bagay na makatutulong sa atin na siguro hindi natin inaasahan. Posible, pero malayong mangyari. At nangyayari kung tayo'y maniniwala. Nangyayari kung ang ating pananampalataya ay may kasabay na pagsusumikap. Nangyayari kapag ibinigay, iniasa, ipinagkatiwala natin sa Diyos. Kaya siguro ang hinihingi sa atin, yung ganong pananampalataya. Pero ang ganong pananampalataya, bukas sa kahit anong mangyayari. Bukas higit sa lahat sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, maaaring hindi tugma sa ipinagdasal natin ng ipinagkaloob. Pero biyaya pa rin yan. Minsan, ibang direksyon tayo mapupunta na iba sa mga plano natin. Subalit biyaya pa rin yan. At nagmumula yan sa kalooban ng Diyos. Ganitong pananampalataya na pagkatapos magawa at mapagsumikapan ng lahat, kung anumang hindi tayo sigurado, kung anumang wala sa hawak natin, may tiwala sa Diyos na ang lahat ay magaganap ayon sa Kanyang kalooban. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, maganda pong balikan natin lahat ng mga panalangin idinala natin sa harap ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At magandang pagnilayan, ito ba ay ayon sa Kanyang kalooban? Ito ba ay gusto ko lang? Ito ba ay may pakinabang sa iba? O sa sarili ko lang? Ito ba ay ayon sa nais ng Diyos para sa akin? At tignan kung paano pa natin lalong pagkakatiwalaan ang Diyos, lalong-lalo na sa mga panahong hindi tayo sigurado. Mahal na pong Jesus Nazareno, tinutupad mo ang mga pangako ayon sa iyong kalooban. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng matatag na pananampalataya ng senturyon, lumapit tayo sa Panginoong Jesus at manalangin tayo sa Kanya para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang simbahan naway, hindi ituring saan man ang sinuman bilang banyaga o dayuhan, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga namumuno sa ating buhay pamayanan, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan, naway matutunan nating tanggapin at unawain, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa oras ng kanilang pangangailangan, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala.
ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong pagpapala. Sa katahimikan ng ating puso at diwa ay alay at ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers at lahat ng nagsisilbi sa bayan na sa kanilang tapat na paglilingkod sa kapwa ay nagsisilbing katuparan ng pangako ng Diyos sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong pagpapala. Ama ng sangkatauhan, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya ng may pagpapakumbaba at pananalig. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob ngayong kami ay nananalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, bago ang huling pagbabasbas, hindi pa rin po tapos ang pandemya, kaya sana ay panatilihin po natin yung ating pagsusuot ng face mask, lalong-lalo na dito sa loob at sa paligid ng simbahan. Ano po? Siguraduhin pong maayos ang kanyang pagkakasuot at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating malasakit sa ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na way maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Maganda umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal.